Kaibigan, purihin ang Diyos sa isang oras na pag-aaral sa kanyang makapangyarihang salita na nagbibigay sa atin ng makabagong buhay, makalangit na ligaya at tiyak na pag-asa ng kaligtasan. Sa oras na ito, malalaman mo ang hiwaga ng katotohanan tungkol sa mensahe ng tatlong anghel na tinutukoy sa Apokalipsis 14. Ang mga mensaheng ito ay tinatawag nating pangkasalukuyang katotohanan para sa lahat ng mga taong nabubuhay dito sa balat ng lupa. Kaya inaanyahan kita, kaibigan, na iyong masugid na subaybayan ang programang ito, Oras ng Pag-aaral, upang malalaman mo kung ano ang mga panukala ng Diyos para sa iyong buhay Kristiyano at karapat-dapat ka sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. At gusto kong batiin ang ating mga Sabbath School teachers sa buong NPUC. At binabati ko rin ang mga kapatiran sa Singgalong Church, gayon din sa Iglesia ng Pilar, Sorsogon. Pamilya ni kapatid na Ruel Reyes na kasama namin sa pangaral ng Walang Hanggang Ebanghelyo sa lugar na iyon ay maraming mga tumanggap kay Kristo sa magitan ng bautismo. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa buong mundo, maging saan ka man, kaibigan, pagkalooban ka nawa ng mayamang pagpapala ng langit. Natutuwa kami dito sa studio sapagkat may mga reflections at comments kayo dito sa ating mga tinatalakay sa comment section. At kaibigan, nais kong magkaroon ka nitong kopya, ating quarterly lessons, Bible study guide, para mas maging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o sa malapit na Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. Bukod dito, mayroon tayong downloadable outline na pwede mong gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon, sa iyong care group discussion. So sa ating pag-aaral ngayong trimestre ay makakasama natin dito ang ating dalawang butihing pastor. Ang una dito ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang kasalukuyang Dean of College of Theology sa Adventist University of the Philippines, Puting Kahoy, Silang, Cavite. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman, Pastor Ray, Pastor Marvin, at sa lahat po ng aming ginigiliw na taga-subaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, pagbati po mula sa inyong lingkod at sa inyong pamilya, sa inyong kinakatawan na iglesia at bawat care group na kinakasangkutan ninyo. At gayon din, gusto ko pong batiin ang kapwa kong po mga magtuturo sa College of Theology, the professors from coming from the College of Theology. Greetings to all of you and to our students in the College of Theology. Kaibigan, baka ikaw ay tinatawag ng Diyos, makipag-ugnayan ka sa amin sa College of Theology upang patuloy na mahubog at masanay ka sa gawain. Tandaan niyo po, bukas po ang College of Theology upang sanayin kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Ang pangalawang makakasama natin dito ngayong trimestre ay si Pastor Marvin Diaz, ang ating Ministerial Secretary at NDRIEL Coordinator dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Thank you, Pastor Ray, Pastor Ian. At kayo pong mga sumasabay-bay sa programang ito. At una po sa lahat, Pastor Ray, ang department ay nagpapasalamat sa Southern Luzon Mission. Ang idinaos natin doon na Care Group Harvest. At ito po ay nagbunga ng mga masaganang mga tao na tumanggap sa ating Panginoon Jesus. Amen. Kaya patuloy po tayo sa ating care group ministry upang ang ating church ay maging alive at kasangkapan sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Amen. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang anyahan ng maikling panalangin. O Panginoong Diyos sa malaming banal na makapangyarihan, at kayo ang binubukalan ng buhay at buhay na walang hanggan. Narito ang iyong mga lingkod, mag-aaral ng iyong mga salita. Nawa po, Panginoon Diyos, ang ministeryo ng Banal Espiritu ang aming maranasan. At idaan kami sa iyong kalooban. Pagpalain ang bawat isa sa amin. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ganon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Ang pamagat ng ating pangatlong pagsana ay ang walang hanggang ebanghelyo. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 14:6. Ito pong sinasabi, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika, at bayan. Pastor Ian, pakibahagi mo sa amin yung overview ng ating leksyon ngayon. Thank you, Pastor Ray, Pastor Marvin. Alam niyo mga kapatid, tunay na maganda po ang leksyon natin ngayon sa third week ng ating Sabbath School sa buong quarter na ito. At kung papansin ninyo mga kapatid, ito ngayon ay nagsisimula na po doon sa pag-aaral ng nilalaman tungkol sa mensahe ng tatlong anghel or the three angels messages. Mm-hmm. Pero pansinin natin mga kapatid, ito ay nagsisimula sa isang mahalagang pagbahagi ng mensahe. At ang sabi po ng talata is, and I saw another angel flying in the midst of air with the eternal gospel. So, mahalaga po, Pastor Marvin, Pastor Ray, at mga ginigiliw po natin taga-subaybay, mga tagapagturo, at mga kapatid, at sa inyong lahat, na maunawaan po natin kung ano itong eternal gospel na ito. Ito ba'y gospel na iba sa pinangaral ni Pablo? Ito ba'y gospel na sa tanging Adventist lang ang nakakaunawa? Or ito'y gospel na sabi ng iba, lalo na po ng mga kritiko ng doktrina at pananampalatayang Adventista, na ito daw ay kathang isip ng Iglesia Adventista del Septimo Dia. Kaya nga't mga kapatid, mahalagang makita natin kung ano ito. Alam niyo mga kapatid, yung three angels message ng Revelation 14, it is the loud cry of the church. It is the message of the church. It's like the dictum po ng iglesia. Ito yung parang Jewish Shema sa lumang tipan. Ng Jewish Shema is, Hear, O Israel, the Lord is one and the Lord is one. Good. Sa atin ay wala sigurong Seventh-day Adventist na hindi niya alam ang mensahe ng tatlong sinugong anghel. Kaya nga, ang leksyon po natin ngayon ay alamin kung ano ito, unawain natin kung bakit ito ay eternal gospel, at ano ang implication nito sa ating buhay mga Kristiyano ngayon. At ang kahalagahan nito upang tayo din ay maging bahagi ng pagdadala ng mensahe ng tatlong sinugong anghel sa lahat ng tao. So kinakailangan, Pastor Ian, ito para bang Shema o ng Adventist ito. Yes, sir. Dapat kinakailangan ng bawat isa sa atin ay hindi lang ito malaman. Bagkos bawat kasapi ng ating iglesia, sila, they will be part of finishing of this one, yes, and be an instrument sa gawaing ito. Kaya mga minamahal na kapatid, napakaganda po itong ating pag-aaral. At binuksan po ito ni Pastor Ian. Nakita po natin yung overview ng ating lesson. At yung libro po ng Apokalipsis, ay ito pa ay yung Apokalipsis na salita ay to unveil. Di po ba mga minamahal na kapatid? Ipahayag. Ipahayag o uncover. Buksan. Oh. Ibig sabihin nun ay the everlasting gospel, ito ay in-uncover ng libro ng Apokalipsis. Para sa ganun, ay maunawaan po natin ito. Minsan kasi, alam lang natin, ang libro ng Apokalipsis ay para bang mga symbols lang. Beast, dragon, mga halimaw, Pastor. Pero ang focus talaga ito ay is the uncovering of the redemption story gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, madali po itong unawain. Tama, Pastor. Kaya napakaganda itong balita, mabuting balita, na walang hanggang ebanghelyo na maintindihan ng bawat kaanib ng iglesia upang ito'y maging isa kabuhayan. Ano po, Pastor Marvin? Pastor, pag naisa kabuhayan na, makikita na sa kanilang buhay, madali nang ipahayag.
sapagkat naintindihan nila. Kung ang isa ay hindi maintindihan, hindi niya maipahayag yung isang bagay. Po. Mahalaga siguro, Pastor, na maunawaan ng ating mga kapatid kung ano ba ang aklat ng Revelation. Balikan po natin. Mm-hmm. Alam niyo po, nung unang lesson natin ay nireview na po natin, pero dagdagan po natin muli. Yung aklat po ng Revelation is not simply a book that is hidden. It is a book that is revealing. Yun po pinakamaganda doon. Sinabi na po ni Pastor Marvin dito na ang inihahayag nito ay ang Ebanghelyo. Kaya nga pagbabasahin natin yung mga unang talata ng aklat ng Apokalipsis, Apokalipsis Kapitulo 1 at ang unang mga talata, versikulo 1 at patuloy, dito makikita natin, and this is the revelation of Jesus Christ. Yeah. Mm-hmm. So ang Ebanghelyong ito, ang motif na ito ay napakahalaga. Si Kristo, yung kanyang pagliligtas, mm-hmm. yung kanyang grace, mm-hmm. yung biyaya. Kanyang biyaya, mm-hmm. at yung tatlong mensahe ng anghel ay hindi, it's not simply focus on law, mm-hmm. but it is focus on grace. Mm-hmm. Ito po yung build up ng ating leksyon ngayon. Kaya nga, when you read the scriptures, mga kapatid, ay makikita nyo po doon na nagsimula ang mensahe ng tatlong sinugong anghel na yung anghel mismo ay may dalang everlasting gospel. Walang hanggang pabalita ng Ebanghelyo, na ang Ebanghelyo ito ay magbibigay ng pag-asa, mm-hmm. sa lahat ng mga taong makasalanan. Tama, na magkaroon sila ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Na matatagpuan lamang ito doon sa Ebanghelyo, na ang tinutukoy ng Ebanghelyo ay si Jesucristo. Amen. Na ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay muli, ano, Pastor Marvin, at papunta sa langit na bayan. Kaya dapat din maunawaan natin, Pastor, kasi sabi doon, ang may dala ay anghel. Yung everlasting gospel. Amen. Na yan. Paano po natin, ano ba yun, literal ba na anghel na lumilipad, na nakikita natin, mga minamahal na kapatid? Kaya nga, yung anghel po na yan ay ano ba sa kanyan sa Greek, angelos, sabi. Ito po ay yung angel nito ay messenger. Mm-hmm. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, mga minamahal kapatid, yung gagamitin na pagpalaganap yung walang hanggang Ebanghelyo na yan ay yung mga tao na nasubukan nila na naligtas sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, na it was unveiled by the book of Revelation. Kaya nga, ibig sabihin niyan, mga minamahal na kapatid, ako, kayo, na nanonood ngayon sa programang ito, tayo po ay mga kasangkapan. Amen. Tayo po ay mga messenger to bring the everlasting gospel. Mm-hmm. Kasi tayo mismo nakaranas. We experience already being transformed by the grace of God. And in that way, madali na lang ibigay yung pabalita. Magandang balita. Kasi naranasan mo eh. Amen. Naranasan natin. Madali na lang yon. Mm-hmm. So, ibig sabihin po yun, mga minamahal na kapatid, the everlasting gospel ay yan ay ibinigay sa atin upang ibigay ang magandang balita sa mga taong makasalanan na naghihintay ng kaligtasan. At tayo po, yun, kaya kung kasabi ka sa care group, doon sa church, personal evangelism man yan, o ano pa man, no, yun po yung mga mode of delivering yung pong magandang balita. Ayon po na sinasabi po sa ating leksyon, Pastor Ray. Ibig sabihin, Pastor Marvin, itong sinasabi dito na anghel ay hindi yung anghel na lumilipad sa langit na hindi mo nakikita, o maring nakikita mo, pero tinutawag pala dito, nutukoy mo, ay yung mga tao na sinugo ng Diyos na magbibigay pabalita ng balita ng walang hanggang Ebanghelyo, si Jesucristo. So kung tayo mismo ay nagpapabalita ng Ebanghelyo, binabahagi natin si Jesucristo, ang kaligtasan
na mamula sa Hesukristo, tayo na ang sinugo ng Panginoong Diyos. Tayo yung tinatawag dito na merong magandang balita para sa mga tao. Kaya nga, pag titingnan niyo po kanina, yung nasabi ni Pastor Ian, to unveil. Oh. Yung apokalipsis. Now, we are now unveiling na yung palang anghel na yan ay yung mga taong nakaranas ng kaligtasan. Mm-hmm. Amen. Dagdagan natin yung sinabi ni Pastor. Napakaganda, mga kapatid. Marami pong nag-iisip na yung mensahe ng anghel, ng tatlong sinugong anghel, ay something na anghel lang ang may dala. Huwag po natin kalimutan na ito'y bahagi ng mga salita ng Diyos mula sa Apokalipsis na ito ngayon ay nilararawan yung kanyang mga nalabi. Mm-hmm. Mm-hmm. So yung kanyang nalabi ngayon ay may mensahe ng tatlong sinugong anghel. At yung anghel na ito ay yung kaniyang iglesia, yung mensahero. Mm-hmm. Yung word pong angelos, ang ibig sabihin po niyan ay messenger. Sinugo. Yung sinugo, the one who is sent to bring the message. So the message of the last day people is the message of the three angels. Mm-hmm. Yung mensahe ng tatlong sinugong anghel. At ang mensahe nila ay una, na dapat natin makita, ay ang walang hanggang ebanghelyo. Gusto kong basahin dito yung sa example natin. Sa Malakias 2, versikulo 7, sinasabi dito, patungkol dito sa may anghel o sugo ng Diyos. Sapagkat sabi niya, sapagkat ang mga labi ng pari ay dapat mag-ingat ng kaalaman at dapat hanapin ng mga tao ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. So, ibig sabihin, yung mga tao, kagaya ng mga pari, ay gagamitin ng Panginoong Diyos upang sila yung mga sugo na magbibigay pabalita ng kaligtasan at magbibigay ng pag-asa ng kaligtasan. Tama sa lahat po ng mga tao. Ang mensahe na ito ay nagdadala ng kaligtasan. Ang isang tanong, Pastor Marvin, siguro, Pastor Ray, mga kapatid, iba ba ang mensahe ng ebanghelyong ito? Kung mamarapatin nyo, Pastor Marvin, may ila po akong talata na gusto ko pong basahin. Thank you, Pastor. At Pastor Ray, pwede pong pakibasa. Ang unang talata natin ay masusumpungan sa Thessalonians chapter 2, verse 2. Itong sinasabi, bagaman nagdusa na kami at inalipusta sa Pilipos tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Tama, Pastor. Ano pong sinabi ng salita ng Diyos, mga kapatid? Una, tinawag po ang ebanghelyo na ebanghelyo ng Diyos. Mm-hmm. Sa ibang mga talata po, mga kapatid, tulad po ng 1 Timoteo kapitulo 1 versikulo 11, ang sabi po ng sitas ng tala ng Biblia ay ito ngayon ay ang gospel o ang ebanghelyo ni Kristo. Pakibasa po, Pastor Ray, 1 Timoteo kapitulo 1 versikulo 11, ayon sa maluwalhating ebanghelyo ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Okay, the gospel of glory of the blessed God. And in Galatians chapter 1 verse 7, the gospel of Christ. In Mark 1 verse 7, ang sabi po dito ay this is still the gospel of Jesus Christ. Mm-hmm. Tingnan po natin yung ikalawang Korinto, Pastor. Ikalawang Korinto kapitulo 4 versikulo 4. Ikalawang Korinto, ang kapitulo po ay 4 at ang talata po ay 4 din po. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ang ng sanlibutan ito, ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. So ano pong na siyang tawag, larawan ng Diyos? Ano pong tawag dito? It's the gospel of glory of Christ. Mm-hmm. Then doon po sa Acts 20 verse 24, ang sabi po dito is the gospel of the grace of God. Then may dalawa pa po, may ilan pa po, mga kapatid, ang sabi po ng Efeso 1:13, Pastor. Efeso 1:13. Sa kanya'y kayo rin naman na nakaririnig ng salita ng katotohanan,
ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ano pong tawag naman dito, Pastor? Ang ebanghelyo ng kaligtasan. At kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So yung guarantee ng Holy Spirit din, mahalaga po yun. Makikita po natin yun sa mga ilang araw natin na darating, sa lessons po natin, sa mga susunod, sa inaharap, yung guarantee na yun, yung seal and associated with the message of the three angels. Pero isa pa po dito, kung titingnan nyo po yung Efeso 6.15, ang tawag po naman dito is the gospel of peace, ebanghelyo ng kapayapaan. Ang sabi po ng Mateo 24.14, the gospel of the kingdom. And then in Romans 1:9, ang sabi po dito, the gospel of His Son. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ito bang 9 na ito ay iba-ibang gospel? Hindi po, mga kapatid. This encompasses what the gospel is in the Bible. And then, doon po sa Revelation, ang sabi po, it is the everlasting gospel because it is the same gospel from eternity to eternity. Yung pagliligtas ng Diyos na mula, na inakda niya ito simula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ito ngayon yung ebanghelyong ito. Hindi na iiba. Hindi po iba ang mensahe ng Iglesia Adventista sa mundo. Ito po ay ang mensahe na na kay Kristo ang pagliligtas, at ang pagliligtas na yon at paghukom na yon na siya'y muling babalik ay ang mensahe ng Iglesia Adventista del Septimo Dia. Amen. So ibig sabihin ito ay ang ebanghelyong ito ay napakaliwanag na para sa atin, na ang tinutukoy ay walang hanggang ebanghelyo, na si Kristo Jesus ang kanyang pagliligtas, ang pag-asa ng kaligtasan. Magandang halimbawa dito ay yung karanasan ni Juan Bautista, Pastor Marvin, na noong nakulong, na alam natin, na nakulong si Juan Bautista, kinulong nila sa Roma. Pagkatapos niyan ay, noong nakulong na siya, alam niya na talaga ay mamamatay na. Wala na siyang pag-asa pang makaalpas doon sa kulungan. At nabalitaan niya na si Kristo ay gumagawa ng mga pabalita patungkol sa ebanghelyo. Tinanong ni San Juan Bautista kung si Kristo nga yung tinutukoy na ebanghelyo ng kaligtasan, ng pag-asa. Eh, anong sinabi nung disipulo niya? Tinanong kay Kristo, sabi ni Kristo doon sa Mateo 11, sabi niya doon sa Mateo 11, basahin natin dito, ang napakagandang sinabi ni Kristo patungkol sa kanya na siya yung ebanghelyo na tinutukoy dito, mga kapatid. Sa 11, versikulo 5, sinasabi dito na siya ang ebanghelyo. Basahin natin dito. Ang mga bulag ay nakakakita. Ang mga pilay ay nakakalakad. Ang mga kitungin ay nalilinis. Ang mga bingi ay nakakarinig. At ang mga patay ay muling binubuhay at ipinangaral sa mga dukha ang magandang balita. Kaya sinabi ni Kristo, ito na ang katunayan na narito na ang ebanghelyong ipinapahayag sa lahat ng mga tao ng pag-asa ng kaligtasan, sapagkat ito na yung ginagawa ni Kristo na sinasampalatayanan at ipinapahayag ni San Pablo sa lahat, ni San Juan sa lahat ng mga tao. Kaya napakahalaga ito, ang ebanghelyong tinutukoy dito, mga kaibigan at mga kapatid. So inilalarawan ito, the unfathomable, amen, and inexhaustible love of God. Na siya yung gumawa ng initiative. Eh. Opo. Di ba? Ang kwan sana, the sinner will be lost forever. Pero ang Panginoon ang siyang gumawa ng initiative to redeem us. Amen. Kaya yung mga teksto po na binasa kanina na yung gospel ay iba't ibang description para sa ganun, maipakita po sa atin at ating pong maunawaan na ito yung everlasting gospel. Na yung pag-ibig ng ating Panginoon from the start, from the past, present and the future, yun pa rin eh, yung pag-ibig na yon. Na the story of redemption ay ipinapakita po sa atin ng Panginoon that the everlasting gospel ay nagpapatunay na ang Panginoon
ang siyang pag-ibig na kung saan gusto niya na tayo, makasalan na tao, mm-hmm. will be with Him forever and enjoy the fellowship with Him. Amen. Di ba napakaganda mga minamahal na kapatid? So, ang ebanghelyong ito ay para sa lahat na, sinasabi din sa banal na kasulatan, para sa lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, ipapahayag na ito na ang Panginoong Jesus ay siya ang pag-asa ng kaligtasan. Ang sigurado dito, Pastor Ian, Pastor Marvin, ay lahat ng mga tao ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Mm-hmm. May kondisyon yan. Ano yung kondisyon niya? Yung pagtanggap ng ebanghelyong ito. Kasi kung ibibigay sa iyo, tapos hindi mo nang tatanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya, wala rin. Tama, Pastor. Tingnan po natin, mga kapatid, kung meron po kayo noong Sabbath School lesson na sinasabi ni Pastor Ray na mahalagang part ng ating guide sa pag-aaral na ito, doon po sa araw ng Lunes, mga kapatid, na may karagdagang puntos po ito. Ang ebanghelyo, mga kapatid, na ito, the Everlasting Gospel, is mm-hmm. a gospel of grace. Mm-hmm. Kaya pinapakita ng ating leksyon, mga kapatid, na ang biyaya na ito ay tayo ngayon ay inaring ganap, mm-hmm. justified freely by grace. And malinaw yan, mm-hmm. halaw sa aklat ni San Pablo mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 3, versikulo 24 hanggang 26, na ang biyaya, we're justified freely by grace. Grace is a declaration. So, yung ginawa ng Diyos dito na mensahe ng tatlong sinugong anghel, the first is a message of grace. Totoo po yun. Bago dumating pinalalahanan that there is judgment, God is reminding us that His people brings a message of grace. Amen. That grace is, justification is by grace, it is a declaration, and God justifies those who accept Him by faith. Amen. Mm-hmm. At ang sabi po dito, God's love was demonstrated while we were yet sinners. Ito po ang kagandahan ng mensahe ng ebanghelyo. Ang problema po ng iba na mga iyong biyaya na to, winala niya na tong ibang bagay na sinabi ng Diyos. Mm-hmm. Makikita natin mamaya at sa mga ibang araw po ng weeks natin tong buong quarter nito na hindi pala sinira ang kautusan. Mm-hmm. Part ito ng mensaheng ito. At hindi rin ibig sabihin kautusan ngayon ang magliligtas. Kaya nga sa ating mga Seventh-day Adventists, makikita niyo po doon, inuna po yung everlasting gospel. Okay. Mahalagang maunawaan natin ito dahil pag hindi, magiging mali po ang pag-unawa natin sa everlasting gospel na ito. Sa halip na ito'y magiging force na that we will go for mission, Pastor. Yeah. At ito po yung ating magiging next na point sa ating pag-aaral. Magiging parang ang driving force natin ay dapat palang gawain ko to para maligtas ako. So, parang pabigat. Iba na. Instead of, mm-hmm. dahil ikay niligtas, kaya nga't gusto mong ishare tong gospel na to sa, ebanghelyong to sa iba, parang gusto mo, dapat pala maligtas ako, itong gagawin ko. Hindi po ganun yung ebanghelyong ito. Ito'y ebanghelyo ng biyaya. Yeah, mm-hmm. Kaya, Pastor Ian, may natutunan nga ako sa biyaya, yung grace, mm-hmm. G-R-A-C-E. Sige po, Pastor. Yung sacrum na yun, may natutunan ko. Ang maliwanag doon ay God's redemption at Christ's expense. Wow! Di ba? Sana tandaan po ng mga kapatid natin. Yung G-R-A-C-E, God's redemption at Christ's expense. Mm-hmm. Diba mga minamahal na kapatid, napakaganda ito. Ito yung walang hanggang ebanghelyo na kung saan ang ating Panginoon para bang kanyang he went to the extreme of experiencing hell. Mm-hmm. Mm-hmm. For each one of us, para sa ganun ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Yun po yung
the unfathomable. Ano ba sa Tagalog yung unfathomable? Hindi. No, sa Ilocano sana eh, hanggang matukod. Well, pero the unfathomable love of Jesus Christ. Through the grace, para bang tinikman niya ang kamatayan ng bawat isa. Just to illustrate yung walang hanggang ebanghelyo. Ganun po yung larawan kung titignan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Mm-hmm. Actually, ang isa pong maganda dito, Pastor, is yes, it's a call for hope and salvation to all of us. But the three angels' messages is also a call of grace, a message of grace, a message of hope. But it is also the great commission for the last day church. Amen. It is, ano po siya eh, hindi po siya kahalili ng great commission, but it augments, it helps. When Jesus Christ said, go and preach and baptize, make disciples, teaching all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the same manner, God has given this call of the three angels' message, which is a call for mission. Yeah. Mm-hmm. Ito po yung isang maganda dito. And that mission that we bring this message is a message of grace. So, ibig sabihin nun, Pastor Ian, the moment na ako'y naligtas sa biyaya ng Panginoon, kalakip niyon ay tinanggap ko rin yung commission. Amen. That I'll be part doon sa papahayag ng walang hanggang ebanghelyo. Mm-hmm. So, mga minamahal na kapatid, napakaganda yun na point ng ating lesson. Mm-hmm. So, naranasan natin yung biyaya na yan. So, ano pa nga ang hanapin natin? Kaya, maganda yung kwan po eh. Yung bang definition ng evangelism na natutunan ko. Mm-hmm. In a simple manner, ang sabi doon ay, evangelism is like a beggar telling to another beggar where to find bread. Mm-hmm. yung magtinapay na buhay, na yun ay nilalarawan yung biyaya ng ating Panginoon. Natikman natin yun eh. Hindi pa tayo naligtas, mga minamahalang kapatid, we are beggar. Pero the moment na natikpan natin yung tinapay ng buhay, then that's the grace, then yung ating mission ay naiiba na. Yung ating pananaw ng buhay, pananaw sa gawain ng Panginoon, naiiba yun. Nagkakaroon na tayo ng direction that mayroon tayong gawain na kung saan to fulfill the great commission because of the grace of our Lord Jesus Christ. Wow! Amen. Napakagandang mensahe ito, kaibigan, na pagkatapos natanggapin ang ebanghelyo ng walang hanggan, sapagkat ang ebanghelyo ay galing sa Diyos mismong ito dahil walang hanggan, babaguhin na tayo ngayon ang walang hanggang ebanghelyong ito. Pagkatapos na mabago tayo sa pamamagitan ng biyaya, patatawarin tayo ng Panginoon sapagkat ito'y kanyang biyaya. Babaguhin tayo ngayon na may panibagong buhay sapagkat ito'y biyaya. Meron na tayo ngayon pag-asa ng kaligtasan sapagkat dahilan lamang ito sa sinabi nyo na biyaya. Pagkatapos niya na, hindi na natin yan ay maikukulong pa o may tatago pa, Pastor. Ipapahayag na natin ito. Isa na tayong mensahero. Isa na tayong sinugo ng Diyos para ipapahayag ang mensaheng ito sapagkat nabago na tayo ng ebanghelyo na walang hanggang ebanghelyo sapagkat ang walang hanggang ebanghelyong ito ay galing mismo sa Diyos na walang hanggan din ang Diyos. Tama po. Na nagbabago ng buhay. Kaya patuloy na nababago ang buhay natin. Eh napakaganda nitong mensaheng ito na ang mensahe pa na ng ebanghelyo ay si Kristo ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, ang kanyang panibagong buhay na maguli, at yung kanyang paglilingkod bilang isang pari sa langit. Pero yung sinasabi dito, kasama pala sa buong ebanghelyong ito, yung judgment na sinabi mo, yung paghuhukom.
kasama rin dyan ay yung kautusan. Dahil walang paghuhukom kung walang kautusan. So, ito'y buong-buo na ang sinasabi ninyo sa akin na naintindihan ko, ang ebanghelyong ito ay buong-buo ng pag-asa ng kaligtasan, pagpapatawad, na ibibigay sa lahat ng mga taong walang kapagkapag-asa na ang kanilang ang direksyon ay kamatayan, pero dahil sa ebanghelyong ito ay magkaroon ng pag-asa. Kaya nga lang ang kondisyon nito, Pastor Ray, sinabi natin na pipiliin natin, tatanggapin natin para tayo kabahagi ng pagbabago ng kaligtasan. Ang mensahe na ito, Pastor Ray, Pastor Marvin, mga kapatid, is a story of grace. Ito po isang kwento ng biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos na nakita nyo po, narinig nyo po kanina yung binigay na short definition ni Pastor Marvin. Napakaganda po. Ang alam nyo po, ang grace is, it's something that is unmerited. Yeah. Hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil may karapat-dapat, sino po yung karapat-dapat na yun? Ang ating Panginoong Jesus. He is the one that is without sin, but who died for someone like us who is a sinner. Inako niya to. Ito po yung pag-asa na ito, mga kapatid. At yung mensahe ng tatlong sinugong anghel ay naka-foundation, naka-pundasyon siya. Ang foundation niya po, it's founded on who Christ is, on what Christ is doing, and what Christ will do when He comes again. Mm-hmm. Ito po yung kagandahan ng mensahe ng tatlong sinugong anghel. Ito yung mensahe na dapat marinig sa mga huling araw ng mga tao. Bakit po, mga kapatid? Dagdagan po natin. Pastor, pwede nyo pong pakibasa yung Mateo 28. At ang talata po ay 18, 19, at 20. Ito pong tatlong talatang ito. Mateo 28, 19, at 20. Sabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, kayo'y kasama ninyong palagi. Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Tingnan niyo po, may isa pong magandang sinabi dito, mga kapatid. Yes, alam natin na all authority is given to Jesus Christ. Mm-hmm. But in verse 19 says, go therefore and make disciples of all nations. Kung badalihin niyo po ito sa Revelation chapter 14 at basahin po natin ang tala ng 6, verse 6, and I saw another angel flying in the midst of heaven, having an eternal gospel to preach to those who live on earth and to every nation, kindred, tongue, and people. Ibig sabihin, mga kapatid, it is the same gospel commission in the last days, but in the context of an apocalyptic message. Of a message that is from God, that God has called a last day church, bringing this hope to people. Hindi po iba ang mensahe natin. Si Kristo na may akda ng lahat, may likha ng lahat, at ito ang mensahe ng Iglesia Adventista del Septimo Dia. Napakaganda na ang mensaheng ito na iniuutos ng ating Panginoong Jesus na ibahagi ay walang hanggang kaligtasan ng pag-asa ng bawat isa, pero ito ay para sa mga nalalabi sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga pag yung ulan natin kanina, pag napansin nyo, yung sabi ni Pastor kanina, para bang Shema. Diba? Para bang Shema yung three angels message. Pero yon ay napapaloob doon sa Great Commission doon sa libro ng Mateo. Kaya tingnan po ninyo yung ating pag-aaral na para bang ginawa nating na-simplify para sa ganun ay maunawaan po natin na yung walang hanggang ebanghelyo nito
ay ang ating Panginoon. Ngunit ang kasangkapan niyon to accomplish the Great Commission ay yung messenger. Na yun messenger na yan ay yung ating iglesia ang gagawa at kasangkapan ng ating Panginoon. Amen. Mm-hmm. Amen. Kaya malaking bagay yung sinasabi nyo kanina dito na ang bawat sinugo na bawat kaanib ng iglesia na nalalabi ay magmisyon, Pastor. Tama. Magbahagi. Kasi walang kwenta nito o kaya hindi ito maging makapangyarihan kung ang bawat isa ay hindi gagalaw. Dapat ito ay lahat ng kaanib ng iglesia. Total member involvement ito, Pastor. No? Kaya nga maganda. Magbabahagi. Kaya minsan nung pinag-aralan itong lesson, pinag-isipan ko din eh, EWR natin, Adventist World Radio, hindi pa part ng three angels yon, na flying in the midst para bang the message of truth, ayan o. Lumilipad. mode kung saan ay nagagamit. Not only that, even our Hope Channel, and even you, doon sa ating text evangelism, media, lahat po yun. Ibig sabihin nun, in all phases of our existence, pag gagawin po natin yung Great Commission, marami po tayong instruments kung saan pwede po tayong makabahagi. Hindi lang yung sabihin mo, hindi naman ako marunong magsalita, and so on, but you have your social media friends. Then the truth na nandoon, then you can just extend. Marami pong platform o pamamaraan. Pero ang point po nito ay ang ating pong lesson ay nagbibigay po sa atin ng trabaho. Ng trabaho na yan ay to proclaim yung walang hanggang ebanghelyo. Pastor. Alam nyo, Pastor, sana makuha ng mga kapatid natin na yung lesson natin ngayon ang dinadala niya tunay na biyaya na ang pagliligtas na ito ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay hindi sa ating gawa, hindi ito mediated ng kahit anong iglesia. May mga sekta ng pananampalataya, ang turo nila is ang biyaya na ito ay mediated ng iglesia. Kaya nga, ang kaligtasan is through grace but mediated by the church. Ang pinapakita po ng ating leksyon na ang nagligtas na ito, ang may biyaya na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Malinaw po doon sa explanation kanina ni Pastor Marvin na ito ang gustong dalhin ng ating leksyon. Na huwag nating kalimutan that God in Christ, okay, took the initiative for us to be saved. Yeah. And this is central to the message of hope, to the message of the last church in these last days. Napakaganda. So, yung ebanghelyong ito na walang hanggan ay isang kabuuan ng pagliligtas ng bawat isa, pagpapatawad ng Panginoong Diyos, pagbibigay pag-asa sa mga taong nawawaglit, na ibabahagi sa lahat ng mga tao. Kaya lang naiisip ko eh, ang kaalaman ng iba, tama yung sinabi mo, na ibang mga nagtuturo ay wala na doon sa nakapaloob, Pastor Marvin, yung paghuhukom. Wala na yung kautusan. Wala na yung paghuhukom o judgment. Eh hindi, kailangan yan ay napapaloob din yan. Yung ebanghelyong walang hanggan na ito, mga kapatid. Oo, yung pagliligtas ng Panginoong Diyos, pagpapatawad ng Panginoong Diyos, pero nakapaloob pa rin, mga kapatid, yung paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Na mga susunod na mga pag-aaral natin ay pag-aaral na natin yan ng isang temang lubusan, mga minamahal kong kapatid. Kaya ang mga panghuling mensahe natin ay ibibigay na natin, Pastor Ian, and then Pastor Marvin. Huwag niyo pong kalimutan, mga kapatid, na ang mensahe ng pagliligtas ay ang mensahe ng Iglesia Adventista del Septimo Dia. Dapat ito rin ang mensahe ng bawat kaanib ng iglesia
ang pagliligtas ng ating Panginoon, dahil siya'y muling babalik upang husgahan, iligtas, at magkaroon ng katapusan ang kasalanan. Ito ang mensahe ng biyaya ng Diyos na nakapaloob sa mensahe ng tatlong sinugong anghel. Pastor Marvin. Pagtitingnan natin, mga minamahal na kapatid, ginawa ng Panginoon at all costs to redeem us. Now, ang tanong ay, how can I pay back what Christ had done sa akin at sa inyo? It's only na ano, gagawin po natin, yung mensahe ng Ebanghelyo ay ibigay din natin sa iba. Amen. And let the self in us be diffused and the character of our Lord Jesus Christ ay yun ang makita upang sa ganon the message of the everlasting gospel ay maging makututuhanan at may kabuluhan sa ating karanasan bilang isang mananampalataya. Purihin ng Diyos sa napakagandang mensahe ng walang hanggang ebanghelyo na ang tinutukoy dito, kapatid, ay ang pag-asa ng kaligtasan na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. Kung hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoong Hesus bilang personal na tagapagligtas, ngayon na, kapatid, upang sa ganun meron ka pang panahon upang ang biyaya ng Diyos, ang kanyang kaligtasan ay mababago ang iyong buhay at magkaroon ka ng pag-asa ng kaligtasan. Kung ikaw man ay tinumanggap na sa ating Panginoong Hesus, ipagpatuloy mo yan, kapatid. Manatili ka sa Kaniya at huwag mong kalilimutan na ibahagi ang mensaheng ito upang sa ganon, iyan ay may ibabahagi sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga salita, at ito'y magkakaroon ng malaking liwanag ang sanlibutan ito, ang liwanag ng pag-asa ng kaligtasan na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Yesus. Nawa po, ang salitang ito, ang mensaheng ito, ang leksyong ito ay magbibigay sa inyo ng kapanatagan at hamon na ibahagi ang misyon ng kaligtasang ito, ang pagliligtas ng ating Panginoong Yesus. Bago po tayo manghingi ng panalangin mula kay Pastor Ian, makakarinig po tayo ng isang awitin. This far to realize I needed God into my life. I was so blind, I didn't see. He was just there right next to me. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. I open us, oh Lord, why me? These heavy burdens I cannot bear. I was so blind, I didn't see. Carry them so patiently. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, more powerful.
can heal your pain. God understands. Now, dear Lord, I come to you. I gave my life to stay. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, na kami po'y ginabayan sa aming pag-aaral. Nawa, Panginoon, ang aming mga natutunan, ang mga talata ng Biblia ang aming nabasa, ay patuloy na maikintal sa aming mga isipan nang sa gayon kami po ay lalo pang maging matatag sa pananampalataya nito. Opo. Nawa, pukawin kami ng inyong biyaya, makisangkot sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mga huling araw. Tunay na ang everlasting gospel, ang Ebanghelyong pangwalang hanggan, ay hindi iba sa Ebanghelyo ng Biblia. Amen. Tulungan kami na isaysay at i-glorify ang pangalan po ng aming Panginoong Jesus, na siyang nagbigay ng pagliligtas na ito sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, kaibigan, na ikaw ay naririto ngayon. Patuloy kitang inanayahan na subaybayan ang programang ito, Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.